Chinese kung maging tayo man ay kinainisan. Hindi naman nangyari yan ngayon lang, no? At alam natin, maging sa mga kasaysayan ng ating buhay, maging sa school, di ba? Na kapag tayo ay panahon ng ating pag-aaral, meron tayong mga katabi na ang klase natin, no? Pag ayaw magpakopya, may inis ka. O di kaya naman, ikaw ang kinainisan dahil ikaw, ang damot-damot mo. Ayaw mong ipakita man lamang kahit yung pangalan mo, di magkukopya yung spelling. Magkanan, sa maging sa, no, sa trabaho, no? Lalo na kung ikaw ay naiinis sa amo mo, no? Na sa dami-dami ng gagawin, ano? Kahit na natapos mo na yung ginagawa mo, ay talagang mahilig siya siguro. Nag-aral siya talaga siya sa Philharmonic Orchestra, no? Dahil mahilig siya sa piano, no? Na ganyan. At maging sa family, no? Nainis tayo. Mayari nainis kayo sa nanay niyo. Dahil natutunogan ng nanay niyo, may lakad kayo. Ayan, sisitahin agad kayo. Sa lakad! Aga, talang! Isin na sagot naman ng, ano, ng may kabahitan na ano mo. Sige saan, sisigalin mo pa. Ano? Ano na naman? Bad light ka na naman doon ating kagabi? Eh, isang lit eh. Yung mga ganun ba? Yung mga bagay na yun ay bahagi ng, nga, lalo na yung kultura natin mga Pilipino. Ano, yung mga Pilipino, kasi mapagkaibigan tayo. At kapag ka tayo mapagkaibigan, of course, maraming magkada. Doon sa kabuuan ng ating barkada, meron doon isang nagsisilos natin. Ayaw natin kakasama. Amen? At naiinis ka. At yung mga bagay niyo, nagiging dahilan kung bakit minsan nagkakaroon tayo ng conflict sa isa't isa, o di kaya either, sabi mo kasi yung kanina, either ikaw ang pinagugustuhan o ikaw ang naiinis at hindi mo sila gusto. No? Sa merong cartoon story, no? Story nito ni Snoopy, no? At saka ng tagapag-alaga ni Snoopy. Nag-usap sila ang ganito. Sabi niya kay Snoopy, you know, there are times when you really bug me. Ako yung inis sa iyo. Inis na inis talaga ako sa iyo. And then sabi niya, but I must admit, there are also times when I feel like giving you a hug. Ayun. So, hinag niya. And then sabi naman ni Snoopy, that's the way I am, bugable and huggable. Ibig ko ba sabihin na although naiiris ka sa akin, minsan naman, natutuwa ka sa akin. Yan, ganyan sa relasyon eh. Hindi naman always kaya ka naiiris, kaya ayaw mo na o galit ka na. Minsan naiinis ka pero hindi naman all the time ay inis ka. May pagkakataon na may miss mo rin siya katulad ni Chona. Minsan naiinis siya sa amo niya. Minsan makulit, no? Pero kapag malayo na at nalayo na na matagal, kahit paano mamimiss mo na makasama, lalo na siya lagi mong kakwentuhan. Now, sabi rin dito, and so it is with us in our relationship. Sa ating relasyon, katulad din noon, we need each other, yet we, and so it is with us in our relationship, because we need each other, yet we annoy each other. Although kahit na kailangan natin ng isa't isa, naiinis pa rin tayo, nagkakainisit pa rin tayo, nagkakainitan pa rin tayo minsan, at nagkakasakitan pa minsan. Minsan, di ba? Minsan kung sino nakakainisan mo, pagka sobrang binubuli ka, sabi nga ni Isabel, pag lagi kang binubuli, naiinis ka, although a bully, ano? Kahit naging binubuli, nainis ka. Although paingiti-ingiti lang yung sabit, pero sa loob niya, makakikita mo. Hindi kita bibigyan ng apretadang
Ayan, mga atay ng malok. Ayan. Amen. So bakit? Kasi in every relation, tanda natin, hindi natin may iwasan yung conflict. Laging nandyan yung kakambal niyata ng buhay, lalo na mga magkakaibigan, pamilya, sa ministry, sa life group, yung merong conflict. Alam po ninyo, sa northern Canada, sobrang lamig ang klima doon. At merong isang klase o species ng hayop na kung saan ay kukunti ang may gustong mag-alaga nito. Ito ay tinatawag na porcupine. Yan. Itong porcupine, mapansin nyo kung bakit ayos siya kalagaan, no? Dahil kakaiba ang kanyang balahibo. Ang balahibo niya ay parang matitigas na matitilos ang dulo. So hindi mo pwedeng hawakan kasi pag nagkamali ka ng hawak, matutuso ka. So in Canada, itong mga porcupine, kapag sila'y nakakaramdam ng lamig, gusto nilang sila'y dikit-dikit. Okay? Gusto nila sila'y magkakatabi. Pero the moment na maramdaman nila, yung tusok ng balahibo ng katabi niya, unti-unti naman siyang lumalayo. Amen. At sinasabi dito, it is the same thing with our relationship. Minsan, para tayong preoccupied. Na tayo minsan ay, no, gayakapan, magkakaibigan, nagmamahalan, pero minsan nagkakasundutan, nagkakaaluyan, nagkakainisan, nagkakaingitan, nagkakagalit. Kaya yung magkakayakap ngayon, bukas makita mo, katalikura. Kasi bakit? Para nga preoccupied. Ganyan yun eh. Sabi ito, they need each other, but they needle each other. Kahit kailangan nila ang isa't isa, inutusok din naman nila yung isa't isa. That's why sila ay naghihiwalay. Marami pa ngayon dito para mga preoccupied. Tanong mga sa katabi mo, preoccupied ka ba? Bahagi ka man itong preoccupied. Amen? At ganyan sa relasyon. Minsan aminado nato, aminado tayo lahat na kailangan natin ng karelasyon. Kailangan natin ng kaibigan. Kailangan natin kuminsan na mapagsasabihin ng problema, pero kung minsan kung sino ang close sa iyo, siya ang preoccupied mo. So bakit? Kasi tinutusok ka eh. Ikaw ay sinusundot nila. So preoccupied ang hayop na mahirap ihag. Ang hirap mo palang ihag. Kasi preoccupied ka. Now, alam niyo ba sa Canada, they established a national day for hugging a preoccupied. Talagang ginawa nilang holiday para ano lang, para this preoccupied. Para ihag lang a preoccupied. Kaya sabi dito, how to hug a preoccupied. So, pag may mag-aalaga man na preoccupied, hindi ganun karami. Why? Naiinis sila o di kaya ay takot sila mag-aalaga preoccupied dahil baka sila masugatan. Now, they celebrate it. Sa Canada, they celebrate the Friendship Day. At yung Friendship Day na yun, sinamahan din nila ng pag-hug at pagyakap sa preoccupied.
At dun sa ganitong mga kaparaanan ay nare-reminded sila na kung minsan in every relationship, tanda natin, there's no perfect relationship. Walang karelasyon na perfecto, walang kaibigan perfecto. Sama kung sino pa yung nakala mong magmamahal sa iyo, siya pa rin ang siyang talagang mananakit sa iyo. Amen? Is that true? Nakaka-relate kayo? Amen. So the people to whom we are the closest, sabi nga, yung mga taong kung saan ay close na close tayo,